So ito po ay binuhay ng maraming netizens dahil ito ay isang article back in 2018. So matagal-tagal na. Ilang taon na ba? Halos 5 taon na. Former Senators Juan Ponce Enrile and Bongbong Marcos cannot twist what happened during martial law under the late dictator Ferdinand Marcos. Presidential spokesperson Harry Roque said, ito ang kanyang pahayag nung time na yon. Alam nyo, meron kasing nag-send sa atin dati ng isang meme na ang nakalagay doon, etong si Roque daw dati ay isang human rights lawyer. Di ba ang ganda? Dahil meron siyang mga kaso na naging matunog, di ba? Malakas ang pangalang Roque dati, lalo na po sa mga human rights victim. At yun, maganda talaga. Ulitin ko, dati siyang human rights lawyer daw. Yun yung nakita natin. At ngayon nga, lawyer pa rin siya, pero nag-iba na. Dahil ang isang Harry Roque daw ay animal rights lawyer na. Bakit animal rights? Ah, naisip ko. Baka yung kanyang pinagtatanggol kasi ngayon ay mga animals. Mga animals. Anyway, I don't think they can twist history. Ito, napakalinaw ha. Itong pahayag niya na to. Paano kaya nabago ang kanyang mga paniniwala at prinsipyo? Bakit nagbago? Talaga? Ang ibig sabihin, uso na ba yung you change for the worse? Parang ang hirap noon. Mahirap po talaga yon. Kung tutuusin, maraming humahanga sana sa isang Harry Roque. Noon. Ngayon, ganun din naman. Marami pa rin humahanga. Marami pa rin naniniwala. Kaya lang kasi, mga katulad din nila na posibleng nauto lang, posibleng nagpagamit lang. Diba nga? Gamitan part 2, sabi ni Maharlika. So anyway, paki-comment, paanong bumitaw ka sa mga ganitong prinsipyo at paniniwala mo? Ano yon? Nauto ka dati? Or nagpauto ka ngayon? Parang kakaiba kasi. Kung ikaw ay nauto dati, abay, talaga lang. Parang ang hirap paniwalaan yan. Pero kung ikaw ay nauto ngayon, mas ka panipaniwala. Okay? Kung ikaw ay nagpagamit ngayon, lalong mas ka panipaniwala. Pero dahil noong mga panahon, wala namang ganyan eh. Yung mga gamitan, wala namang, nako. Di pa uso yung mga ganyan, di ba? Kailan-kailan lang yan. Anyway, ay nako. Nga naman, ang tao talaga nagbabago pag merong dapat protektahan sa sarili nila o anuman.